lalaki sa maginhawang buhay, si Ashley. Parehong negosyante ang kanyang mga magulang. Sa kabila ng pagiging milyonaryo ng kanyang pamilya, ay mapagkumbaba pa din ang kanyang mga magulang, lalong-lalo na ang kanyang ama. Mahilig itong tumulong sa kapwa. Ang pamilya nila hindi pong mas gusto nalang i-donate ang kanilang sobrang pera kaysa bumili ng luho. Dahil nag-iisang anak, binigay sa kanya ng kanyang mga magulang lahat ng gusto niya. Gayunpaman, ay sinigurado pa din ng mga ito na hindi siya lalaking spoiled brat. Kahit marami silang kasambahay, tumutulong pa din si Ashley sa gawaing bahay. Araw-araw din niyang hinahandaan ng breakfast ang mga magulang bilang pasasalamat sa lahat ng binibigay ng mga ito sa kanya. Nang makapagtapos ng high school, ipinadala siya ng kanyang ama sa England para doon mag-aral ng college. Nag-take siya ng course na economics nang sa ganon kapag handa na ang dalaga ay siya na ang mamamahala ng kanilang family business. Kahit bagong salta lang siya sa bansang iyon, ay nakahanap agad siya ng mga kaibigan. Mabait at maganda ang dalaga, kaya naman maraming kalalakihan din doon ang nagtangkang ligawan siya. Pero palagi ay nire-reject niya ang mga iyon. After graduation, ay umuwi na siya sa kanilang bahay. Masayang masaya ang kanyang mga magulang sa pagtatapos niya. Akala namin ng mama mo, maipapakilala ka ng nobyo sa amin. Nag-expect pa naman kami, pabirong sabi ng kanyang ama na tinawanan niya. Don't worry, Daddy. Darating din tayo dyan. As of now, hindi muna yan ang focus ko. Pero soon, mabibigyan ko din kayo ng maraming apo. Nakangiting sagot niya sa kanyang ama. Alam niyang excited na din ang kanyang mga magulang na magkaroon siya ng sarili niyang pamilya. Pero wala pa iyon sa isip niya. Sa ngayon, ay mas gusto niyang sumama sa kanyang ama sa mga volunteer work na pinupuntahan nito dahil gaya nito ay hilig niya ang tumulong. Nagpatayo din siya ng charity foundation para sa mga batang ulila. Sinimulan na din niyang magtrabaho sa kanilang kumpanya. Isang umaga, habang papasok ng trabaho, ay nakita ni Ashley ang isang pusa na tumatawid ng kalsada. Napasinghap siya na makitang muntik na itong masagasaan. Mabuti na lamang at may isang lalaking nagsagip dito. Mabilis na bumaba si Ashley ng sasakyan, saka tinungo ang lalaking hawak-hawak ang pusa. Nang makalapit, ay pinakatitigan niya ang pusa. Nakahinga siya ng maluwag nang ma-check na ayos lang ito. Salamat sa pagliligtas mo sa pusa. Bihira lang kung makakita ng taong gaya mo na handang ibuwis ang buhay para lang iligtas ang isang hayop. Nakangiting sabi niya sa lalaki. Gwapo ito at matangkad. Ngumiti ang lalaki na mas lalong kinagwapo nito. Hindi mo kailangang magpasalamat. Masaya akong maligtas ang pusa na ito. I love cats or kahit na anong hayop. Sa totoo niyan, may tinutulungan akong animal shelter. Nakangiting sagot nito. Napahanga siya sa sinabi nito. Dahil bukod sa gwapo na ito, ay matulungin pa. Napatagal ang pag-uusap ng dalawa na tila ba kinikilala nila ang isa't isa. Ang pangalan ng binata ay Jaime at nagmula din ito sa mayamang angkan. Wala itong asawa dahil gaya niya ay stricto at mapili din ang magulang nito pagdating sa mapapangasawa ng binata. Naikwento din ng binata sa kanya na palagi din itong nagvo-volunteer at ngayon nga ay isang animal shelter naman daw ang tinutulungan nito. Mula sa bag ay kumuha si Ashley ng pera. Inabot nito iyon sa binata at sinabing tulong niya iyon para sa mga hayop. Nung una ay ayaw pang tanggapin ng binata ang malaking halaga na inaabot niya. Pero dahil sa pagpupumilit niya ay tinanggap na din ito iyon at nangako ito na ibibili nito ang perang iyon ng mga bagong cage at pagkain para sa mga hayop. Maya-maya pa ay nagpaalam na siya rito at masayang pumasok ng trabaho. Kinabukasan, nabigla siya sa biglang pagdating ni Jaime sa kanyang opisina. Saka neto inabot ang dala netong bulaklak para sa kanya. Paborito ni Ashley ang bulaklak na iyon. Nagtataka man ay binaliwala niya iyon. Iniisip na baka nagkataon lang na alam ng binata ang paborito niya ang bulaklak. Mula ng araw na iyon, ay madalas na magkasama sina Jaime at Ashley. Unti-unti din ay nahuhulog na ang loob ng dalaga sa binata hanggang sa maging official ang kanilang relasyon. Naging aktibo din siya sa pagtulong sa animal shelter na tinutulungan ng binata. Palagi ay nag-aabot siya ng malaking halaga dito para ito na ang magbigay ng pera sa head ng animal shelter. Isang gabi ay inimbitahan niya ang nobyo na mag-dinner sa kanilang bahay.
Yun din ang gabi na ipapakilala niya ito sa mga magulang. Dahil magaling magdala ng kwento ang binata, ay magiliw na tinanggap ito ng kanyang mga magulang. Okay na sana ang lahat dahil tanggap na ng kanyang mga magulang ang binata at maayos naman ang naging relasyon nilang dalawa, maliban sa isang bagay. Kahit kailan ay hindi pa siya napapakilala ng binata sa mga magulang nito. Ni hindi niya alam kung saan nakatira ang mga ito. Tanging ang bahay lang ng nobyong si Jaime ang napupuntahan niya. May isang kamag-anak din ay wala pa itong napapakilala sa kanya. Nagtataka man ay binaliwala na lang niya iyon. Iniisip na baka busy ang mga magulang nito o di naman kaya ay nasa ibang bansa. Isang umaga ay nag-volunteer si Ashley na sumama sa kanilang kasambahay para mag-grocery. Hindi niya akalain na makaka-witness siya ng araw na iyon ng isang pangyayari na ni sa hinagap ay hindi niya inaasahan. Pauwi na sana sila noon nang mapansin niya si Jaime. Bit-bit nito ang ilang pinamili nito. Lalapitan sana niya ang nobyo nang mapansin niya ang isang pulube na lumapit sa binata at humingi ng pagkain dito. Nanlaki ang mga mata ng dalaga nang itulak ni Jaime ang pulube, dahilan para matumba ito. "Huwag kang man lumapit sa akin, nakakadiri ang itsura mo," sabi ni Jaime sa pulube saka pinagpag ang kamay nito. Malungkot na tumayo ang pulube at naglakad palayo sa binata. Inis na nilapitan niya ang nobyo. Tinitigan niya ito nang may pagkadismaya sa kanya kinuha ang ilang pinamiling grocery nila at binigay sa pulube. "Han, sorry. Medyo masama lang kasi ang araw ko ngayon kaya ako natulak yung matanda," pagpapaliwanag ng binata sa kanya. Tumangutang na lang siya dito pero hindi siya naniwala sa paliwanag ng binata. Mula ng araw na iyon ay nagduda na si Ashley kung totoo nga ba talaga ang mga ugaling pinapakita ng nobyo sa kanya. Naalala niyang bigla ang animal shelter na tinutulungan daw nito. Tinawagan niya ang numero ng animal shelter at nabigla siya sa sinabi ng babae sa linya na hindi daw nito kilala ang nobyo at na walang Jaimeng nagdo-donate ng mga cages at food para sa animal shelter na iyon. Napakunot ang noon ng dalaga. Kung ganun, saan na pupunta ang mga perang binibigay ko sa kanya na para sana sa animal shelter? Tanong niya sa sarili. Para makumpirma ang pagdududa, ng araw din na iyon ay nag-hire siya ng isang private investigator. Gusto niyang paimbestigahan ng nobyo. Ang investigator na nakuha niya ay nagngangalang Christopher. Sinabi nito sa kanya ang mga plano nito para malaman niya ang totoong ugali ni Jaime. Tumangutang siya at pumayag sa idea nito. Kinabukasan, gaya ng napag-usapan, ay nagbihis pulube si Ashley saka nagtungo sa bahay ng nobyong si Jaime. Kung may kakilalang makakakita sa kanya, ay paniguradong hindi siya makikilala. Maruming damit, madungis na mukha at lumang wig ang kanyang suot. Sa di kalayuan naman, ay naroroon din ang private investigator na si Christopher. Nakabantay lang ito sa dalaga para masigurong okay lang ito habang hinahanda ang kamera para mabidyohan din ang mangyayari. Naghintay si Ashley sa labas ng bahay ni Jaime hanggang sa dumating ito. Mabilis na nilapitan niya ang binata at saka humingi ng pagkain dito. Binago rin niya ang tono ng kanyang boses para hindi siya nito makilala. Galit na tinitigan siya ni Jaime. Halata sa mukha nito na hindi siya nakilala ng nobyo, saka siya tinulak dahilan para matumba siya. Napadaing ang dalaga sa sakit ng pagbagsak niya sa lupa. "Lumayo ka nga, pulube," sabi nito na diring-diri sa kanya. Naiyak si Ashley sa nangyari, hindi na niya tinapos pa ang pagpapanggap na iyon. Tinanggal niya ang wig na suot, binura ang dumi sa mukha, saka galit na tiningnan ng nobyo. "Hindi ko akalain na ganyan pala ang totoong mong ugali. Yung panuloko mo sa akin tungkol sa animal shelter ay mapapalampas ko, pero hindi ito. Akala ko pa naman, mabait ka," galit na sabi niya, saka nagmamadaling umalis. Hinabol pa siya nito para sana magpaliwanag, pero hindi na siya nakinig. Bagkos, ay tinuhuran pa niya ito at sapul iyon sa mayor ng binata, saka muli siyang naglakad pabalik ng sasakyan kung saan naroroon at naghihintay si Christopher. Doon, ay patuloy lang siya sa pag-iyak. Tinapik-tapik naman siya ng binata sa braso. Tanda na pag-aalon nito sa kanya. Hinding-hindi mapapatawad ni Ashley si Jaime. Na-realize niya na isa lang itong manluloko, na pera lang ang habol sa kanya ng binata. Samantalang, pinagpatuloy naman ni Christopher ang pag-iimbestiga kay Jaime
Nang makakalap ng mga impormasyon, ay mabilis na sinabi niya agad iyon sa dalaga. Napag-alaman niya na mahirap lang pala ang mga magulang ng binata na parehong nakatira sa probinsya. Ang binata naman ay nakapagtapos lang ng pag-aaral sa tulong ng mga babaeng pinarahan nito. Psychology ang kinuhang kurso nito na nakatulong dito para makapambiktima ng mayamang babae. Napag-alaman din nila na may ongoing na kaso ang binata sa ibang bansa. Kinasuhan ito ng 15 babaeng niliskam nito. Matapos marinig ang mga sinabi ni Christopher, ay naiiling na bumuntong hininga ang dalaga. Kung ganun, ako ang 16 na biktima niya. Wala sa loob ng sabi niya. Sinabi ni Christopher na tutulungan siya nito para makasuhan si Jaime sa ginawa nitong panluloko sa kanya. Ngunit umiling siya. Hindi na niya kakasuhan pa ang dating nobyo dahil naniniwala siya na may karma din ang nangyari. Ipagpapasa Diyos na lang niya ang lahat. Matapos ang pag-uusap na iyon, ay huminga ng malalim ang dalaga, saka tiningnan ang mabait na private investigator. Sa bahay ka na mag-dinner, gusto kong makabawi sa ginawa mong pagtulong sa akin, nakangiting sabi niya kay Christopher. Tinanggap naman ng binata ang alok niya rito.